Napakarami pong pinagmumulan ng lakas na alam ng tao. There are great energies and they are known to man. The energy of water, of wind, electric, kinetic, atomic energy, marami pang iba. Pero ang lahat ng ito ay hindi pwedeng ipantay sa energy, sa power of faith. Yung lakas, kapangyarihan ng pananalig, ng pananampalataya. What energy is possessed and can be released and can be marshaled by faith? Ang ating pong pag-aaral, pinamagatan natin what faith can do. Ano-ano nga ba ang maaaring magawa ng isang makapangyarihang pananampalataya? Aming Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos na nagpapabuti ng aming kalagayan, Diyos na umiibig sa amin at nagbibigay ng aming mga kailangan, nagpapalakas ng aming mga kahinaan, nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Linisin niyo nga po kami, Panginoon, at gawing marapat na lumapit sa inyo. Not on our own account, but on the account of your graciousness and kindness to us, O God. May you reveal yourself, may you enable us to understand more of the many things that we like to know from your heart. Teach us, enable us, empower us to see and to hear. Nawa, Panginoon, anumang hadlang upang kami makapakinig ng mabuti, upang kami makaunawa at makasunod sa inyo, ay inyo pong alisin. Aming isinusuko sa inyo ang aming mga sarili, ang aming pansin. Kayo nawa ang pagtuunan namin ng aming pansin at wala kayong maging kaagaw. At nawa, Panginoon, kasihan mo ang aming pagtitipon. Kayo po ang maging tagapagsalita. Daluyan nyo ng pagpapala ang labi ng inyong lingkod, subalit kayo ang tunay na pagmulan ng lahat ng mga salitang ito. Maging pagkain at lakas nawa namin ng iyong karunungan at ang iyong mga salita. Dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng iyong walang kapantay na pangalan. Amen. What faith can do? As we already know and as we always hear, faith moves mountains. Maari daw ang mga bundok ay iurong, alisin, buhatin ng pananalig. Ito, natural, ay isang talinghaga. Because mountains usually symbolize great obstacles and even great problems. Kaya sa Matthew 17:20, ang sabi ng Panginoong Jesus, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Kilala po ang Panginoong Jesus sa kanyang picturesque and dramatic language. Kaya pinili niya yung pinakamaliit na buto na alam nila sa kanilang kultura, yung buto ng mustasa, at sinabi, kahit ganito lang kalit ang iyong pananalig, ay pwede kang mag-uto sa mga bundok na magpalipat-lipat at susunod sila. Isang dramatic way to say that faith can accomplish what many people may deem impossible. Faith enables people to push their limits. Faith makes people accomplish beyond their usual expectations or their readiness, even their willingness. Kaya napakahalaga na may pananalig. Sapagkat ang taong nananalig ay walang kinikilalang bakod o hangganan ng maaaring mangyari o maaaring magawa. Faith turns people into overcomers. Nagiging matagumpay, mapagwagi ang mga taong may matibay na pananalig. Mark 11:23, if anyone does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. So faith moves the mighty hand of God. Because if one believes, it will be done for him. So hindi siya ang gagawa, ginagawa ito ng higit na mataas na kapangyarihan para sa kanya. Subalit ang kanyang pananalig sa may kapangyarihan na yon at ang kanyang pananalig na ito'y magagawa nga, ang siyang nagbubukas ng pinto para mangyari ang kanyang pinaniniwalaan. Another wonder of faith is that faith heals. Maging sa mga pagpapagaling po na tinatawag natin sa Biblia, sa panahon ng Panginoon na napakaraming gumaling, ang pagpapagaling ay hindi inangkin ng Panginoon. Ito ay kanyang binigyan ng credit yung pananalig noong gumaling. Even successful cures often credited to the Lord Jesus Christ were credited by Him to the belief of the patient. So Mark 5:34, to the bleeding woman, He said to her, Daughter, your faith
has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. So the same Jesus was touched by many people, but only one among the many who touched him got healed, because that one person had faith. Sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananalig. Napakamalaman ng mga salitang ito. Dahil lagi natin ine-credit, ay, pinagaling siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananalig. Dapat nating bigyan ng pansin yan muli. Mark 7, 27-29. The Lord Jesus, He told her, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." Sapagkat ang babae pong ito ay hindi naman Hudyo. At ang sabi ng Panginoon, "I was sent for the lost sons of Israel." At ito naman ay hindi isang Hudyo ang babae humihingi ng pabor na pagalingin ng kanyang anak. So sabi ng Panginoon, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." Hindi naman ito para sa inyo. "Yes, Lord," she replied, "but even the dogs under the table eat the children's crumbs." Then he told her, "For such a reply, you may go. The demon has left your daughter." At yan ay dahil sa pananalig ng babae. Sabi, kita nyo, walang ganyan ako nakitang pananalig sa Israel. Kahit hindi siya isang Israelita. At sinabihan na nga na hindi para sa inyo ang pagpapala. Sinabi niya, kahit naman po aso ay humihimod ng kahit ng mga pispis na nahuhulog sa mesa ng mga anak ng amo. Sabi niya, kakaiba ang pananalig. At dahil dyan, tama ang sagot mo. Napakaganda ng pinagmulan na pananalig. Ang anak mo ay gagaling. Pananalig na naman nung humihingi. Mark 10:52, "To the blind man," ano sabi ng Panginoong Yesus? "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Napakarami pong example. Maging sa Luke 17:19, "To one of the 10 lepers, cleansed by the Lord, then he said to him, 'Rise, and go. Your faith has made you well.'" Napakalaki ng papel ng personal na pananalig ng pasyente para siya gumaling. One other thing, faith saves. Nakapagliligtas ang pananalig. Luke 7:50, "To the sinful woman, Jesus said to the woman, 'Your faith has saved you. Go in peace.'" Isang babae na kinikilalang makasalanan, pinandidirihan ng marami, at pinagtakhan ng marami na hinayaan ni Jesus na lumapit sa kanya at tumagulgol sa kanyang paanan, at punasan ito ng buhok ang kanyang paa at maglingkod sa kanya. Sabi ng Panginoon nung magwakas ang eksena ng ito, "Your faith has saved you. Go in peace." Isang babaeng marumi, makasalanan, nakalubog sa pusalit ng kasalanan, subalit nanalig. Nanalig na siya may pag-asa. Nanalig kay Jesus at nanalig na siya'y palalapitin at papayagan ng Panginoong lumapit sa kanya. At dahil sa pananalig na yon, hindi dahil sa kanyang kabanalan, dahil sa kanyang pananalig, siya'y naligtas. Sabi niya, "Your faith has saved you." Faith also, among its many wonders, inspires trust. Pagka ang tao'y nananalig, siya'y nagtitiwala. Isaiah 8:17, "I will wait for the Lord. I will put my trust in Him." Dahil ako'y nananalig, sa kanya ako magtitiwala. Hindi sa sarili ko, hindi sa paligid, hindi sa sitwasyon, sa kanya. Psalm 9:10, "Those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you." Siyempre, those who seek God have faith, and God doesn't forsake those who believe. Kaya napakahalaga ng pananalig. And because of that, trust coming from faith gives peace. In other words, faith gives peace. Because faith gives trust. And when you trust, you are peaceful. Isaiah 26:3, "You," referring to God, "will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." So ang isa pong benepisyo ng pananalig ay kapayapaan. Sapagkat ang taong nananalig ay nagtitiwala, ang nagtitiwala ay payapa at tahimik. Therefore, peace that comes from faith gives joy and serenity and stability. At ang pinagmumulan ng lahat ng ito, mga kapatid, pananalig.
Those who have faith are blessed. Pinakamalaking pagpapala na maaaring matamasa ng isang tao kung siya ay may pananalig, lalong-lalo't meron siyang malakas at makapangyarihang pananalig. Galatians 3:9, those who have faith are blessed. Bakit? Sapagkat pag nananalig ka, tahimik ang iyong buhay, nagtitiwala ka, dinidinig ka ng Diyos, at ang iyong pinananaligan ay nangyayari. May kapangyarihan. At di man mangyari ang gusto mong mangyari dahil sa iyong pananalig na nagtitiwala, pinagtitiwalaan mo pa rin kung ano ang kalooban ng Diyos, kahit yun ay salungat sa personal mong kagustuhan, ang ending pa rin nun, kapatid, tahimik ang buhay. Dalawang bagay lang naman ang pwede mong gawin sa isang bagay eh. Palitan mo't baguhin para tumama sa iyong gusto, o kaya ipalitan mo't baguhin ang gusto mo para tumama sa isang bagay na nandyan na hindi mo naman mapalitan. At dahil sa pananalig, nagiging handa ang mga anak ng Diyos na palitan maging ang kanilang mga plano, palitan maging ang kanilang mga iniisip at kagustuhan upang tanggapin ang kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y nananalig sa Diyos. Ang mahalaga sa lahat, ang wakas pa rin nun, tahimik ang iyong isip. At the end of the day, what really counts is that when you lie in your bed, you can sleep. That when you eat, you have appetite. That when you like to enjoy, you can enjoy. When you like to be peaceful, you can be peaceful. Pero yun pong tao na walang katahimikan ng kanyang kalooban, salungat sa lahat ng gusto niyang mangyari ang nangyayari. Gusto niyang matulog ay di siya makatulog. Gusto niyang magpahinga ay di siya makapagpahinga. Gusto niyang malibang ay di siya malibang, sapagkat may gumugulo sa kanyang isip. At ang lahat ng yan ay pinapawi ng pagtitiwala at pananampalataya. Maging sa mga bagay na hindi nauunawaan. Maging sa mga bagay na salungat sa ating pangunawa. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala. This is what, among many, this is what faith can do. But what can be done to faith is also important. Ito ang nagagawa, atin pong pinag-usapan ng pananalig. Ano naman ang pwedeng gawin natin sa pananalig? Faith is to be taught to children. It is to be instilled in people. Napakahalaga niyan, lalong-lalo sa mga bata. Ang isa sa mga pinakamahalaga na pwede nating maituro sa mga bata, sa ating mga anak, apo, pamangkin, ay sila'y manalig. Pananalig. Deuteronomy 4:9, do not forget the things your eyes have seen or let them slip from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them. Ang isa po sa mga highest joys ko pagka nakatumatayo ako dyan sa may pintuan at naglalabasan kayo pa uwi, ay makita na napakarami mga bata, pagkarami-raming bata sa church na ito. Kaya nga masabi ko at bilin sa ating mga workers, gagawa tayo ng mga solid, better programs for children dahil sila ang future. Nakakatiyak tayo na ang church ng Panginoon ay patuloy na mabubuhay dahil maraming bata. Alam nyo, sa maraming churches, lalo sa Western Hemisphere, wala nang kabataan at walang bata. Ang mga umaatin na lang ay yung mga matatanda na dahil umabot sila nung bata na sila na tinuruan sila ng kanilang magulang ng pananalig. Tapos hindi na yun naituro sa kanilang mga anak at apo dahil sa sobrang bilis na mga pangyayari ng kanilang pag-unlad. Kaya ngayon ay wala ng mga young people at walang bata sa churches. So habang may mga gumagraduate, so sa kabilang buhay, pakunti ng pakunting member ng church, hanggang mamaya magsasara na yon. Alam niyo po ba, nasa Europa ay napakaraming mga churches ngayon nagsasara. May mga churches na ginagawa ng hotel, restaurants, churches, ha? Dormitoryo, kasi wala nang umatend. Kaya napakalaking pagpapala na tayo ay halos hindi magkasya dyan sa mga pintuan natin at nagkakanda sikip-sikip sa mga parking lot. Pag nasisikipan kayo at nahihirapan sa mga pintuan at mga banyo at kung ano-ano, magpasalamat kayo dahil ibig sabihin maraming mananampalataya dito. Ang napakahirap ay ubod ng luwag dahil tatatlo kayo. Tapos bukas wala na yung isa dahil inilibing na. Alam niyo po, malungkot yan. Ipanalangin ninyo ang Western churches. Dahil yan ang katotohanan. Last year, I was in Europe and I was shocked to really see, literally with my own eyes,
churches that have become hotels dahil wala nang tao. Walang umaattend. At sa Switzerland, napakarami pong nagde-declare na sila atheists. Kasi pala doon, sa batas, sinusubtract pala doon ng gobyerno yung tithes nila. At yung gobyerno na nagpapadala doon sa mga churches kasi napaka-institutional lang church dyan. So yung mga iba, para masubtract ka, nagiging atheist. No? Isipin nyo, dahil lang sa tithe, mag-atheist ka. No? Dahil para huwag kang makaltasan at ipadala sa church. Kaya salamat na lang sa kabila ng kahirapan na tinatawag na kahirapan ng Pilipinas, ang church sa Pilipinas ay buhay na buhay. So sinabi, huwag ninyong pababayaan na ang mga batay lalaki na hindi nyo ituturo. Kailangan kalad ka rin yan kung inaantok, gisingin, buhatin, dalhin. At pag dinadala na sa church, pa-attend din ng Sunday school, pa-attend din ng mga children's program. At kung sila yung mga youth, ay pa-attend din ng mga youth programs sapagat hindi naman sapat, bagamat nakamahalaga yung uupo ka dyan, makikinig ka, kakanta ka, tatayo, sapagat maraming bagay na kailangan ng tao para lumago ang kanyang espiritu. Kakailangan na yung nakatutok sapagat yung pananalig natin ating tunay na lakas at yan ang ating tunay na kayamanan. 1 Timothy 4:6, if you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. So kailangan lang yung idine-declare, itinuturo, inihahawa natin sa ating pananalig ang maraming tao. Sapagkat kung hindi natin sila ihahawa sa ating pananalig, ihahawa lang po sila ng iba. Sa iba na namang mga pananalig naman at sa ibang mga estilo ng buhay. Kaya kailangan tayo po ay walang tigil sa soul winning, walang tigil sa pagdadala ng tao sa ating paanan ng Panginoon, sa ating fellowship man lang din, sapagkat kung hindi, dadalin sila ng iba sa ibang lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit puspusan ang kagustuhan natin na ang mga tao ay madala natin sa ating fellowship, bagamat Kristiyano din naman doon, Bible din doon, Kristiyano rin dito, sapagkat nananalig po tayo sa isang uri ng paraan ng paglapit sa salita ng Diyos na hindi kinakailangan ang taong laging itali, laging bantayan, laging pagbawalan at tanggalan ng mga kasiyahan na gusto naman ng Diyos na ating tamasahin sa buhay. Well, it is the same God, the same Bible, but there are so many approaches. And one of the reasons why we treat with urgency the way we want to deal with people and to reach people is because we like to present another approach that does not needlessly enslave and exploit and take away happiness from people while they are becoming godly. So sabi nyo, pare-pareho rin naman Biblia yan eh, pare-pareho rin Diyos. Pero alam nyo po na hindi pare-pareho ng approach. And sometimes, lalo kang na-oppress pag naging religious ka, lalo kang napagbawalan, lalong sumikip ang buhay mo, lalo kang binantayan, hindi ka na makakilos dahil sa sobrang higpit ng relihiyon na hindi naman kadalasan hinihingi ng Diyos, kundi estilo lamang. So aside from the faith in God and in the Bible, in the Word of God, we are also very, very eager to bring people to our fellowship so that they, while they are being groomed to become the spiritual persons that they become, they will not be deprived of the many human happiness and pleasures that God has intended for His people. Ayaw natin na sobrang hinihigpitan, sinisikipan, binabantayan, sinasakal ang tao habang lumalapit siya sa Diyos. Dahil kadalasan naman ang mga kahigpitan na hindi nanggagaling sa Diyos, galing lang sa relihiyon. So these are the two main reasons why we're eager to bring people into the fellowship. So that while they seek God, they will also be set free from the many shackles and many chains that religion needlessly imposes on the believers. Kaya kailangan ng patuloy na pagtuturo. Titus 2:2, teach the older men to be sound in faith. Hindi basta may faith, sound in faith. What other thing can be done to faith? Faith is to be learned. While it is to be taught, it is also to be continuously learned. 2 Timothy 3:14. Continue in what you have learned and have become convinced of, because you know that from you know those from whom you learned it. So it was learned, and because you know from whom you learned it, and you know the effect of this, continue to learn about and to learn faith. Na pag-aaralan. Kaya mahalaga rin na pag-praktisan at pagsanayan
ang pagsunod sa ating pinaniniwalaan. What else can be done to faith? Faith is to be exercised. Faith is to be practiced. Para pong muscle, nandiyan naman yung muscle talaga. Lahat ng tao pare-pareho may muscle yan eh. Pero ba't yung iba, gising na gising at buhay na buhay yung muscle nila? Kasi ine-exercise nila. Ginagamit nila. Sapagkat ang muscle na hindi ginagamit ay humihina, lumiliit, lumulubog. Pero nandun pa rin yun. Kaya kung nag-gym kayo, nagbubuhat kayo ng mga weights, madi-develop yung kung ano-anong bahagi ng inyong muscle, dati ang braso nyo para lang tuwid na sanga ng puno. Pero kung kayo lagi nag-exercise, nade-define yung mga linya-linya dyan, linya-linya. Kung dati ang tiyan nyo flat lamang o bilog, pag nag-exercise kayo, nawawala yung mga taba, lumalabas yung mga muscle, mga shape-shape, para may mga nakadikit na pandesal dyan sa tiyan nyo. Lahat ng tao meron nun. Pero dahil hindi lahat ng tao nag-exercise, hindi yung lumalabas at lumalakas. At, sabi po ng mga experts sa gym, kahit mag-exercise kayo at na-develop yung muscle nyo, pag 2 weeks nyong hindi ginamit o in-exercise, mag-uumpisa na uling umimpis at lumiit. Pero pag binalikan nyo at in-exercise nyo, lalabas na naman yun at lalakas. Ganon-ganon ang pananalig. Ang pananalig na hindi ginagamit, dumiliit, humihina. Nananalig pala kayo that God will provide. Ano't kuripot kayo? Ano't hindi kayo makapagbigay sa mga mas nangangailangan? Ano't hindi tayo makapagbigay sa mga pangangailangan ng gawain ng Panginoon? E nananalig pala kayo, God will provide. Kung nananalig ka, put it to use. Practice it. Tapos mapapatunayan mo, totoo pala. Lalakas lalo yung pananalig mo. Mas marami ka ngayon pwedeng gawin. Mas lalakas lalo yung pananalig. Naniniwala ka pala na ang Panginoon nag-aalaga sa'yo. Ano't lagi kang ninenervyos at natatakot. So, put it to good use. Kung gusto mo matulog ka na, matulog ka. Huwag mong isipin. Dahil pinapractice mo ang iyong pananalig. Pero meron talaga ang pananalig eh. Nandyan, alam niyang nandun, pero hindi ginagamit. So, faith is to be exercised. At kayo po mga kapatid na mag-isip kung paano niyo gagawin yon. Ano ba ang mga pinananaligan niyo tungkol sa Diyos na hindi niyo masunod-sunod? So, dapat sundin. Yun ang ibig sabihin na mag-practice. Sundin mo yan, mapapractice ka. Mahirap sa simula. Parang weightlifting, pero pag sanay ka na, ang gaan na. Pwede nang dagdagan ng iba, das gagaan uli ka pa-practice. Kaya yun pong pinapractice ang kanilang faith, tumitiba yung pananalig, ang lahat gumagaan. Ang gaan ng buhay, ang gaan ng problema, ang gaan ng mga bigatin at pasanin ay hindi dahil sa bigat o gaanon. Yun ay nakasalalay sa lakas ng ating pananalig. Kaya kahit anong bigat ang nakadagan sa ating mga balikat, kung malakas ang pananalig mo, kayang-kaya mo yon, parang weightlifter ka, ang gaan naman ito, bitin, nasabihin mo pa. Pero kung napakahina na yung pananalig, palito lang ng post-pro, di mo maangat at nagre-reklamo ka na at umiiyak ka na at nagluluksa ka na, ang gaan-gaan naman. Sapagkat ang gaan at bigat ay hindi depende sa timbang nung dinadala, depende sa inyong lakas. Kaya ang pananalig ay pinalalakas. Para pinapractice ang faith, ang Panginoon nando sa tubig, nakatindig sa tubig. Sabi ni Pedro, Lord, papuntahin niyo naman ako sa inyo. Sabi ni Lord, oh, sige, humakbang ka mula niya sa bangka, tumuntong ka sa tubig, pumunta ka sa akin. Nung tumayo si Pedro, at itinapak ang kanyang isang paa sa tubig, in-exercise niya yung faith niya. Naniwala siyang isusustain siya. Kayo ba tutungtong sa tubig? Dahil in-exercise niya, nakita niya, totoo, pwede. Kaya nabuhat pa niya yung isa panyang paa na dapat 50%, nasa bangka pa siya, 50% lang sa tubig eh. At nadala niya yung pangalawang paa niya sa tubig, 100% na ngayon ang exercise ng kanyang faith. Ipinute niya into practice ang kanyang pinaniniwalaan. At hanggat siya'y nananalig, ay hindi siya lumubog. Kailan lang siya nag-umisang lumubog? Nung naalala niya yung tubig, naalala niya yung hangin, naalala niya yung alon, at napag-isip-isip niya, tubig nga pala to. Lumubog siya. Dahil yung pananalig ay nawala na yung kapangyarihan. Nasa pananalig ang lahat. At alam niyo, yung pananalig hindi kayang agawin ng sinuman. Nasa sayo yan. Kaya yan dapat ang dinedevelop nating mabuti. Take steps of faith. Matthew 21:22. Anong sabi ng Panginoong Jesus? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ito pa lang eh. Naintindihan ba natin ang verse na to? If you believe.
Kaya nakita niyo yung mga naniniwala na, oh, pwede tayong magpagawa ng malaking church. Oh, nakakapagpagawa naman ha, nakakaraos. Kasi naniwala, nangyari. Pero yung mga mahihina ang loob, no, hindi pwede yan. Hindi nga talaga nangyayari. Yung mga nasabing, pwede natin gawin ng ganitong bagay, pwede tayong gumawa ng malaking proyekto, nangyayari. Sapagat may pananalig. Yung mga nananatili na lang sa mga maliliit na comfort zones, dahil nagdududa siguro sila na pwedeng mangyari ang mga pwedeng mangyari. Kaya dahil may duda, walang nangyari. Pero lahat ng may na-accomplish, mga kapatid, naniwala muna na pwedeng mangyari yon. At dahil sila'y naniwala, inilagay nila ang kanilang lahat-lahat, ang kanilang time, ang talent, ang treasure, doon sa bagay na pinaniniwalaan nila. At dahil doon, nangyari nga. Sapagkat may pananalig. Faith is to be exhibited. Dapat idinidisplay ang pananalig. Nang sa ganon, lumakas din ang loob ng iba, matuto rin sila so that they may be encouraged and so that God may be glorified. Tingnan niyo po ang mananalig ng mga angaw-angaw, libu-libong mga taong sumunod kay Jesus doon sa ilang. At nung nagturo ang Panginoon sa kanila, ay hindi nila inalintana na malapit na silang magutom, oras na ng pagkain, ay wala naman silang baon. Nanalig sila at hindi nila inisip ang mga ganong mga problema. At dahil sila'y nanalig, anong ginawa ng Panginoon? Pinakain sila. Pero kung ikaw hindi mo nanalig, ang dami mong maiisip, naku, susunod ka dyan, eh, paano kung humaba yan? Di wala tayong baon. Ang tagal naman, ang haba naman ng sermon, gutom na tayo, etc., etc. Kasi ang taong hindi nananalig, napakaraming nahuhukay na reklamo. Ang taong hindi nananalig, napakaraming naiimbentong problema. Pero ang nananalig, nakatutok lang siya sa kanyang pinaniniwalaan at hindi niya pinapansin ang lahat ng dinadaanan niya. Tinikman ay tinatapakan, masundan lang ang mga yapak ni Jesus. Kaya nang maraming nararating. Pero ang bawat problema ay dinadramatize, ine-exaggerate, pinapansing sobra, isa lang ang ibig sabihin noon, walang pananalig. And because of all of this, faith is to be increased. Kumisan, mag-a-analyze kami, mga goal ang tao. Ano bang goal mo? Dagdagan ng aming income. Ano bang goal mo? Dagdagan ng aming inipon. Ano bang goal? Dagdagan pa ang mga negosyo. Dagdagan ang mga sasakyan. Dagdagan ng ganito, dagdagan ng ganyan. Pero meron po ba tayong napag-iisip na taong anong kanyang goal sa buhay? Dagdagan ang pananalig. Paramihin pa, palakasin pa ang pananampalataya. Ito isa sa mga pinakadakilang layunin na dapat na hindi nawawala na number one sa listahan natin. To increase our faith. Sa Luke 17:5, sapagkat alam na alam ng mga disipulo na napakakonti ng pananalig nila, the apostle said to the Lord, increase our faith. Pag humihingi tayo sa Panginoon ng increase, ano ba, Lord, increase nyo naman ang sweldo ko? Increase nyo naman ang aming ganito, increase ang ganito at ganon-ganon. Pero naaalala ba natin hingin, Lord, increase my faith? Yun pala pwede rin hingin. Panginoon, wala po akong pananalig. Pero sabi ni Lord, kung wala kang pananalig, ba't ka nagdarasal? Ibig sabihin, meron ka. Siguro konti lang ha. Ba't ka tumatawag sa akin? Wala ka palang pananalig. Tumatawag ka palang, meron na. So ang gawin natin, dagdagan natin yung pananalig mo. Kaya ang hingin po natin lagi sa Panginoon, increase our faith. Meron tayong pwedeng gawin to exercise, tulad nga na binigyan natin example ng muscle. Pero meron pa rin mas pwede nating magawa rin to just ask God to increase our faith. That is an added grace. Faith makes things possible. Mark 9:23, ang sabi ng Panginoong Jesus, everything is possible for him who believes. Yung word na imposible, wala dapat sa bokabularyo ng nananalig. Yung word na mahirap, dapat hindi na pagdidinig sa mga anak ng Diyos. Pagka hindi mas mabigat sa krus na pinasa ni Jesus, pagka hindi mas masakit sa mga pakong lumubog sa kanyang laman at buto, pagka mas hindi nakakahiya kaysa sa naranasan niyang dinuran siya, inalimura, inalipusta ng mga tao, pag hindi mas mahirap sa kalbaryo ni Jesus,
dapat hindi mo pinagsasasabing mahirap. Kasi nakakahiya naman. Para yun lang, nagre-reklamo ka na. Para yun lang, mahirap na. Nalimutan ka lang i-recognize, ay nagtatampo ka na, samantalang si Jesus nga na ang daming pinakain, ang daming pinagalingin, nilimot ng lahat nung siya ipinapako. Pero nung siya nilulubugan ng pako, nananalangin pa siya para doon sa naglulubog ng pako sa kanyang kamay. Patawarin mo po si Lama. Kung talagang ginagawa nating modelo ang Panginoong Jesus, tataas ang ating threshold of pain. Lalawak ang ating pangunawa at pagpapatawad at titibay tayo sa mga dapat tiisin. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang lagi na naglilitan niya ng mga reklamo. Kailangan hinahanap natin kung anong pwedeng ipagpasalamat, itinatanaw yun ang utang na loob sa Diyos, at sa lakas na ibinibigay ng Diyos, hinaharap ang dapat harapin, binabata ang dapat batihin, at ginagawa ang dapat gawin. With minimum reklamo. If possible, no reklamo at all. Sapagkat pag tayo po'y nagre-reklamo, kumisan arte lang naman, kumisan para lang mapansin tayo na marami tayong ginagawa, o tayo bida, o dakila, hindi natin kumisa naalala, mga kapatid, na may mga nakapaligid sa atin na nanghihina ang kanilang pananalig. Kumbaga sa ilaw ay aandap-andap na lang, at kumbaga sa kandila ay isang hibla na lang nung mitsa ang may apoy at hihina-hina na. Reklamo pa ang maririnig sa inyo. Wala, namatay na yung kanyang pananalig. Nasiraan na siya ng loob at pinanghinaan na ng mga bagay. Kaya meron tayong pananagutan sa isa't isa. Sa mga salitang binibitawa natin, sa kilos natin, sa example natin, nakakapagpalakas tayo o nakakapagpahina sa iba eh. Kaya hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang, na lagi mong pinagbibigyan na lang yung kagustuhan mong maipahayag ang mga reklamo mo sa buhay, hindi mo alam, hindi ka na pala nakakapagbigay ng inspirasyon sa kapwa mo, nagiging desperado pa siya dahil nadagdagan mo na naman ang mga dilim ng buhay niya. Kaya we minister to one another. Bago tayo nagbibitaw ng salita, isipin natin, ano kayang kalagayan itong kaharap ko? Nangangailangan ba ito ng lakas? So bakit ko na naman tatambakan siya ng mga reklamo ko? Pampahina na naman ibibigay ko sa kanya. At napakahalagang mission to minister to one another. Because that is the ministry of Jesus. To give of Himself and to serve others. Kaya napakalaki pong balakid sa ating pagiging makadiyos yung selfishness. Yung gusto mo lang mapagbigyan ng iyong sarili, maibulalas ang gusto mong ibulalas, maireklamo ang gusto mong ireklamo, at makuha ang gusto mong kuhanin. Hindi natin alam, hindi na pala tayo nagiging blessing sa iba. In one of the highest forms of being a child of God is to be a blessing to others. At yan po, mga kapatid, ay napagpapasyahan. Pagising mo sa umaga, magpapasya ka. Magiging blessing ba ako o magiging buwiset sa buhay ng iba sa araw na ito? Kasi pwede yun eh. Pwede kang maging blessing, pwede kang maging curse. Sasabihin ba, pwede ba yun na maging buwisit ka sa buhay ng iba? Meron talagang ganon. Hindi mabigkas-bigkas ng salita yung ganong salita, pero siya naman sa actual life ay ganon. Dumidilim ang lahat pag dumating na siya. Nawawala ang ligaya ng iba. Pero pag tayo po ay may pananalig, yung pinananaligan natin, nagbibigay sa atin ng lakas para maging lakas din tayo ng iba. Kaya mahalaga, Lord, increase our faith. Everything is possible for him who believes. Pwedeng pigilin ang dila. Katingkati na ang dila mo na pahiyain yung isang tao, pwede mong pigilan yan because everything is possible for him who believes. Pwedeng pigilan ang mga kagustuhan ng ating laman na makakasama sa iba because everything is possible for him who believes. Faith moves mountains. Kung anong pinaniniwalaan, yun ang nangyayari. James 1:6-7, but when he asks, he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think that he will receive anything from the Lord. So ano po ang isa sa mga top enemies nating mga anak ng Diyos? Doubt. Sapagkat ang nagdududa, ang nagdadalawang loob, ang hati ang loob ay hindi dapat umasa na may matatanggap sila mula sa Diyos. Kaya ito talagang dine-develop. Kung nagde-develop tayo ng talino, nagde-develop tayo ng beauty, nagde-develop ng muscle, nagde-develop ng kung ano-ano,
dapat i-develop ang pananalig. Mind over matter thou, but more than that, it is really faith over matter. Blessed are those who believe. Because belief and faith gives focus. Belief inspires, energizes, and therefore enables. Faith is one of man's greatest strengths and weapons. Kaya kailangan hindi ito kinalilimutan. He who has faith is rich. Ang tunay na nananalig at ang tunay na may pananalig ay mayaman. Sapagkat pag may pananalig ka na, wala nang hadlang at balakid para maganap ang dapat maganap. But he who has no faith is poor. Kaya siguro, ang Pilipinas, i-rank man ng World Bank, ng Asian Development Bank, ng IMF, at kung ano-ano pa na poor, poor lang in terms of numbers. Pero pag dinaan mo sa pananalig, ay napakayaman. Sapagkat tayo talaga, maging ano pa man ang mga iba't ibang relihiyon ng mga Pilipino, ay talagang merong paghahanap sa Diyos at pagkauhaw sa Diyos na lumikha. And it is a good point to begin with in our evangelistic pursuits that there's a big space in the heart of the Filipino for God. Na dapat yun mapuno ng salita ng Diyos at mapuno ng responsabling pagtuturo. One of the greatest gifts that we can give to our fellow men is the example of our faith. Na kung humihina ang kanilang pananalig, ay maalala nilang ating pananampalataya at lumakas ang kanilang loob. One of the greatest gifts we can give to people is ourselves as we show them how we believe in God. At meron pa po, mga kapatid, and I like to end here. One of the best gifts you can give to people is to believe in them. Maniwala kayo sa kanila. Because to believe in them is to empower them with your faith. If faith empowers you when you believe, you also empower people you believe in. So maniwala kayo at i-develop nyo na magkaroon kayo ng faith sa inyong spouse. Napakaraming asawa, ang lumiit na ng lumiit ang anino, tumiklop na ng tumiklop ang pagkatao, humina na ng humina ang boses dahil hindi naniniwala sa kanya ang kanyang sariling asawa. Dati confident, pero sa dami ng paninisi, sa dami ng pagdududa, at sa dami ng panglalait ng sariling asawa, tumiklop na nang tumiklop si asawa. At madalas mangyari yun sa mga lalaki kaysa sa babae. Kananag di babae, kasi wala ka kweta, ngitang kita ba? Yung dating ganyan-ganyan, gumanyan na nang gumanyan. So, ang family reunion, parang chicharon bulaklak. Sabi mo, ano kayang ginawa ng asawa nito dito at nakatiklop-tiklop na lang? Nilait ng nilait, ganun. Nangyayari rin kuminsan sa mga babae, pero mas madalas ko nakikita to sa mga lalaki. Yung confidence na shatter. Kasi ayaw maniwala, kaya huwag ka na magpasya pag ikaw, mali. Ganyan na naman. So ang nangyayari, lalong lumiit ng lumiit ang pagtingin sa sarili, nag-inom na lang ng inom na nag-alak tuloy, at nagkirida ng mga babaeng nandiyan sa kalsadang hangang-hanga sa kanya. Kasi ayaw hangaan ng sariling asawa, humanap ng tagahanga. Kaya nagtataka pa yung ibang mga babaeng ang gagaling, ang huhusay, mga edukada. Ano kayong asawa ko at ang pinatulan mukhang pusa? Eh, sa pusa kasi na yun, parang Adonis yung asawa mo. Eh, pagkasama mo, minamaltrato mo, kaya ayun, pinagtsagaan yung pusa. Believe in your spouse. Kung napakarami na niyang mga maling pasya at kamalian, humana pa rin kayo ng pwede niyong paniwalaan. Kasi one of your ministries sa mga may asawa is to give them the gift of your faith in them. Kasi pag pinaniniwalaan mo ang tao, maliit man ang kakayahan niya, lumalaki yun eh. At dahil naniniwala ka at may nagagawa siyang konting mamaliit, dahil sa paniniwala mo, lumalaki ng lumalaki yung confidence ng tao. Kung ito, na masamang habit na ito, na pagpapaliit ng inyong asawa ay nangyari sa inyong buhay, sino man kayo dyan, ay maghunos dili kayo. At hindi pa huli ang lahat para palitan ito. Because one of the most terrible things that can happen to you is when your spouse doesn't believe in you. At dahil hindi naniniwala sa'yo, humahanga. Marami pong mga nagtataksil sa asawa, nakaka-commit ng mga affair, itong dahilan. Because in the presence of their own spouse, they don't feel like a king or a queen. So humahanap sila ng kasama na magbibigay sa kanila ng ganung royal treatment.
Kaya give the treatment to your spouse. Hindi naman masama, kabiyak nyo yan eh. Asawa nyo yan. At lalo kung kayo'y galing sa mas mayamang pamilya, mas may edukasyon, o mas malaki ang kita ninyo, mas lalo kayo dapat na nag-non-nurture ng inyong asawa. Sapagkat kahit hindi nasabihin ang bibig nyo, iniisip na niya yun, nai-insecure na siya tungkol sa kanyang sarili, dadagdagan nyo pa. Kaya mahalaga makalaya dyan. Believe in your spouse. Sa'yo talaga, Pastor, wala naman ito akong mahangaan. Wala talaga akong mapaniwalaan. Maghanap kayo, mayroon pa. Yung napagtsatsagaan kayo ng kahabang panahon, hindi pa ba kahanga-hanga yun? Diba? Humanap kayo ng hahangaan nyo. Dahil duty nyo yan at privilege nyo rin yan to nourish a person, especially if that person is your other half. No? Sa mga family reunion, makikita nyo yan, mga behavior ng mga tao. No? Meron pa ang hilig-hilig sa harap ng kanilang kamag-anak, doon nila talaga dinadown-down-down-down yung asawa nila. Pagtalikod, kita niya na, kayang-kaya kayo asawa ko. Yung ba ang dapat ginagawa ng asawa? Dapat ipinapakita niyo pa sa iba na iginagalang niyo siya para igalang din ang mga kamag-anak niyo, yung asawa niyo. Kasi kayo ang magbibigay ng clue kung paano siya itatrato ng iba. It's very important. Believe in your child. You have to take risks in believing, in entrusting many things, but it is only belief in them that will boost their confidence. It is by believing in them that we turn them into achievers. Hindi lagi kang nakaalalay, nakasunod, dahil baka hindi niya magawa, baka mali, baka ganito. Hindi siya nagkakaroon ng confidence. And many children, you have to continue to express belief in your parents. Lalo't-lalo't mas mataas ang narating niyo sa pag-aaral, lalo't-lalo't mas marami kayong nagawa sa buhay, lalong-lalo na dapat kayo nagbibigay ng assurance sa inyong magulang na kayo humahanga, na kayo ay naniniwala at nananalig sa kanila. Hindi yung kung malalaki na mga kita ng mga anak ay ginaganong-ganon na lang ang magulang. No, kailangan patuloy kayong nananalig at naniniwala. And believe in your friends. Kaya kayo binibigyan ng Panginoon ng mga kaibigan para sila palakihin ang kanilang mga pagtingin sa sarili, hindi para yumabang, kundi para magawa ang maraming bagay. At meron tayong nalilimutan, mga kapatid. Believe in yourself. Hindi yun masama. Basta alam mo na ang iyong kagalingan ay nanggagaling sa Diyos, ang iyong husay ay regalo ng Diyos, at ang mga galing na nagagawa mo ay sa kaluwalhatian ng Diyos, you've got to believe in yourself. Hindi ibig sabihin ng mananampalataya sa Diyos ay nilait-lait mo na ang iyong sarili at wala ka ng pagkatao. Because God has created men in glory. And we have to be dignified. And dignity begins with believing in self. And respecting oneself. Napakahalaga na hindi rin natin nililimot na maniwala sa sarili natin. Sa tulong ng Diyos. Alam natin Diyos ang may kagagawan. But being a child of God doesn't always mean needless self-effacement. Dahil tayo din ay may anino, may pagkatao, nilikha at hinubog sa wangis ng Diyos na dapat ay malagay sa isang kagalang-galang na kalagayan sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Believe. Ano po ang pagkukulang natin sa pananalig sa Diyos? Anong pagkukulang natin sa pananalig sa sarili? Pati ang pananalig sa sarili, dapat pagpraktisan eh. Yung hindi mo magawa, gawin nyo. Yung mga weakness nyo 5 years ago, dapat hindi nyo na yung weakness ngayon dahil pinagpraktisan nyo na. Yung hindi nyo alam gawin noon, na gusto-gusto nyo malaman, dapat alam nyo na ngayon dahil lumipas ang panahon, alam nga namang hindi nyo pa rin alam. Gusto-gusto nyo mga stila, mag-aral kayo, matututo rin kayo after 2 years, after 1 year. Pero yung gusto-gusto mo, wala ka namang ginagawa para mangyari yon. Mamamatay ka na lang, hindi pa rin yun mangyayari. So kailangan yung mga dapat gawin, dapat alamin, sapagkat ang panahon ay maraming binubuksang pinto para sa atin. Ang nakakalungkot ay yung mga taong binibigyan ng Panginoon ng buhay, lumalakad ang panahon pero wala naman nangyayari sa buhay nila. So abutin ninyo ang inyong mga pangarap. Alamin ninyo ang hindi nyo alam. Kasi yung mga hindi makaspell ng Mississippi 10 years ago, hindi pa rin maspell ngayon, siguro naman, kailangan pa bang i-memorize yan? Kunting practice! Yung mga sabihin ako, ang sarap naman mag-leche plan, pero hindi ako marunong, naririnig ko na yun 3 years ago, 2 years ago, hanggang ngayon, hindi mo pa napag-aralan yan. Alamin ang dapat alamin, lalo't gusto nyo, para nang sa ganun yung confidence ninyo mag-grow. God changes us from glory to glory. It is our privilege, and it is also our duty na umasenso ang ating utak. Huwag nyo sabihin, hindi ko kasi napag-aralan nung high school yan eh. Yung agreement na lang ng subject and predicate, pwede naman balikan.
Pero ang mahalaga, nananalig tayo na pwedeng mangyari yon. So believe in God, believe in yourself, believe in others. Because those who believe, achieve. And those who believe, equip themselves to be happier, to have more out of life. John 10:10, the Lord says, I came that you might have life and have it abundantly, to have it to the full. Huwag kayong magtiyaga sa konti kung pwede namang marami. Palayain niyo ang inyong mga sarili. Kadalasan ang kumipigil lang sa atin yung needless conservatism, yung lack of confidence, o misguided concept about what God likes in life. Jesus said, I came that they might have life and have it to the full. Aming Diyos, kami po'y nananalig na mabuti ang inyong layunin para sa amin. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, kung may mga taong pinaliliit namin ng anino dahil sa aming hindi pananalig sa kanila. Ipakita niyo, Lord, kung guilty kami na may mga tao na sinisira namin yung confidence nila dahil sa aming behavior, dahil sa aming rejection. Ituro mo sa amin, Lord, kung sino-sino ang mga dapat naming pagbaguhan ng pakikitungo, maging ang aming sarili. Ipakita mo rin ang kakulangan namin ng pananalig sa inyo kung ito man ang katotohanan ng aming buhay. At salamat po, Panginoon, sa mga areas ng buhay namin na kami matagumpay dahil sa pananalig namin sa inyo. Nawa, sa maikling buhay na ipinahihiram niyo sa amin, maging blessing kami at hindi curse sa aming kapwa, lalong-lalo sa mga malapit sa amin sa buhay, sa aming mga kasama sa pamilya namin, Panginoon. May we believe in them. Show us, give us the eyes that see what must be appreciated in others so that we can give them encouragement. Ituro mo sa amin, Panginoon. Mulit-muli tayo yumuko sa presensya ng Panginoon at sa katahimikan magbulay-bulay. Hingin nyo, kapatid, kung ano ang personal na mensahe sa inyo ng Espiritu ng Diyos tungkol sa pananalig. Pananalig sa Kanya, sa kapwa, sa sarili. Sapagkat napakarami naghihintay na ligaya, napakarami naghihintay na kasiyahan sa mga tao na inilaan ng Diyos. Subalit, hindi natin natatamasa dahil sa kakulangan ng pananalig natin sa Diyos, sa sarili, at sa ating kapwa. Let God speak to you as you are silent in the presence of the Almighty.